Okay, so welcome na naman po ulit sa atin na namang bagong tutorial. So ang tutorial natin ngayon is about dito kung paano ang tamang paglagay ng ating pan sa ating CPU. So kung hindi ka pa po nakasubscribe, so subscribe na po kayo. Then hit na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago nating upload na. So, sa pagkakabit po ng ating pan sa ating mga CPU, okay? So, meron tayong sample dito. Ito ang ating Keytec na T1000, then yung ating G-Storm na generic case. So, ito po yung isa. So, sa pagkakabit po ng pan is, kadalasan is, pag bumili tayo, katulad ko, binili ko to. Then, ang pan po is nakalagay sa harap. So, ito po yung takip niya. So, tinanggal ko na. Ayan, yung takip ng ating Keytec na T1000, tinanggal ko na para mas madali. Then, tinanggal ko na rin yung tempered dito. So, mapapansin nyo naman yung ating CPU. So, ayan siya. So, kung sa aking pong experience o pagbabasihan yung sa aking side, is wala naman po akong masabi kung ano yung talagang tamang pagkabit ng pan. So, depende na lang po sa pagmamonitor nyo sa inyong unit at kung okay ba siya na tama yung ganon. Kasi kadalasan, pag bumili tayo ng CPU, syempre, karamihan may bundle na pan. So, pag binili nyo, so nakakabit na siya. So, hindi natin alam kung okay ba. So, ngayon, kaya ako naglagay ng dalawang sample is para makita nyo kung ano ba yung nangyayari. So, example na muna natin to dahil medyo malaki itong isang to. So, ito yung Keytec T1000. So, ayan yung harap niya, kung matatandaan nyo. Yung isa nating in-unbox. So, tempered ang harap. Then, ang pinakabutas niya para sa ating pinakahangin is sa gilid. Ayan. So, bakit nilagay ko yung pan sa loob? Pero nung binili ko to is nakalagay sa labas. So, una, basihan natin ang nakalagay. So, nakalagay dito sa ating CPU is gumagamit ako ng RX 580. Then, naka 8 core tayo. Kaya talagang mainit siya. So, dito naman sa exhaust pan, tatlo yan. So, wala tayong pag-uusapan sa exhaust dahil talagang tumatakbo sila ng maayos. So, ang pagbabasihan natin yung airflow naman ang papasok. Kailangan nating tulungan yung ating system na lumamig yung loob at mahigop yung init dito sa taas. So, ngayon, kung magbabasihan natin bakit ko inilipat tong pan. Kasi nung una, nung nakalagay siya dito sa harap, napansin ko, pag hinahawakan ko yung tempered, is mainit pa rin kahit tatlo na yung exhaust sa ibabaw. So, pinag-aralan ko kung bakit. So, yung pagkakagawa, doon ang naging problema. So, kuha tayo ng sample. So, ito, yung ating RGB. So, meron din tayong video nito. Yung ating rainbow na in-play M10. Meron din tayong video kung anong klaseng pan to. So, bubuksan natin tong isa. Then, pagbabasihan natin. So, ito yung pan. At ito yung kanyang cover. So, kung magbabasihan nyo, makikita nyo naman sa ating screen na yung pinaka-exhaust nya o yung daanan ng hangin is lahat nasa gilid. Then, kung mapapansin nyo to is meron siyang side. So, mataas yung side nya. So, half inch. Ayan. Half inch siya. So, yung una, yung pan nito is nakalagay dito sa harap. So, wala namang indication kung paano mo siya ikakabit dahil talagang meron lang siyang butas dito para sa mga tornilyuhan. So, hindi natin alam kung alin yung sa labas ba yung pan o sa loob. So, ibig sabihin is, tayo na talaga magde-desisyon. So, kung ipapatong ko yung pan, so, kunyari, dito siya nakalagay sa harap. Ganyan. O, ilagay na lang natin dito. Yan. So, ayan siya. Kabit natin. Yan. So, kung mapapansin nyo, konting-konti lang yung diferensya niya dito sa side. Tapos, tempered glass yung harap. So, paano niya mahihigop yung hangin galing dito sa butas? Ayan, eto, sa butas na to. Paano niya mahihigop yung hangin dyan? Kung dito siya manggagaling sa gilid,
Eh, ito yung humihigop, yung kanyang pinakapan. Ito. Eh, silyado to dahil tempered glass. So, anong makukuha niyang hangin? Yung makukuha niyang hangin is magagaling pa rin sa loob. So, yung init na ito, binubugal lang uli sa kanya. So, dito naman, ang tendency makakuha ng hangin dito, sa mga grill na to, yan, yung mga grill na yan, yan, yung mga nakikita niyong grill na yan, ang tendency yung pwedeng makahigop niyan is yung ating pan dito sa exhaust. Yan, yung exhaust natin, siya yung talaga makakahigop lang dyan. Tapos, bago pumasok sa loob yung hangin, kung nandito yung pan nyo sa loob, ayan, ganyan. So, ang dami nang kumukontra. Kinukontra na nung tempered glass dahil sa gilid lang siya kailangan humigop ng hangin. Then, kukontrahin din siya ng mga anong to. Ayan, yung mga ano ng grill na yan, ayan, yung mga base na yan. So, nahirapan yung hangin pumasok sa loob at mahirapan yung palamigin yung ating system, lalo na't napakataas naman ng ating gamit. So, gumagamit tayo ng Black Edition na 8-core. Then, gumagamit tayo ng RX 580. So, ang init nito sobra. Talagang maluluto yung system unit nyo. So, yan ang dahilan kung bakit inilipat ko itong mga pan na to sa loob. Dahil nung nilipat ko siya, so, ang ganda na nung daan ng hangin dito dahil wala nang kumukontra. So, wala na siya yung, ayan, wala na itong mga grill na to. Dire-diretso na siya. Ayan na siya. Dire-diretso yung pasok ng hangin dahil walang humaharang sa kanya rito. Talagang swakla sa loob. Then, may tendency mahihigop na rin niya yung hangin dito sa pinakagilid ng grill. Kasi nasa loob na siya nang gagaling. Itutulungan na lang yung ibuga yung hangin papunta ron. Then, ito ng tatlo yung maglalabas. So, matutulungan niya yung unit. Kaya, pag ginawa ka yung tempered glass, is, hindi na siya mainit talaga halos. Talagang okay na siya. So, yan ang isang dahilan kung bakit nung binili ko tong KTEC T1000 na ang panis nasa labas dahil dyan daw talaga yan nakadesign. Oo, maganda kasi pag nilagay mo siya dito sa labas, so katulad ng ganyan sa labas, syempre pag tinignan mo siya dito, ayan, talagang kitang-kita yung pan mo sa tempered glass, lalo na pag umiilaw. Di ang ganda, pero sunog naman yung unit mo. Diba? So, yan yung isang dahilan kung bakit pinili kong ilagay sa loob. Hindi ko na hinahabol yung ganda ng pan dahil makikita naman yan. Ang hinabol ko is maalagaan yung system natin na baka mag-overheat, masunog, o bumigay ang processor natin o yung video card natin ang bibigay. Siyempre, alam naman natin na mas mahal ang video card kesa sa unit. Talagang yan ang buhay talaga niya. Diba? So, punta naman tayo dun sa kabila. So, gawin natin is gilid muna natin to. So, baba na lang natin. So, okay. So, dito naman tayo sa ating G-Storm. So, itong G-Storm na to is meron din tayong video niyan. So, tignan nyo na lang. Pati yung in-play. So, parehas na parehas lang sila. So, dito, may issue dito. Ang issue sa akin dito is dalawa yung nag-comment. Bakit daw nilagay ko yung pan sa loob? So, pasensya na sa aking cable management dahil mahirap mag-cable management kapag ganitong case. Mahirap talaga itago ang wiring. So, kasi gumagamit lang tayo ng power supply na non-modular. So, kung ano yung non-modular, so ayan, makikita nyo sa ating screen. So, yan po yung, ang mga wire is intact. Hindi mo pwedeng tanggalin. So, nandiyan na talaga siya. Kayo na ang bahala kung paano nyo aayusin. So, yung atin namang fully modular na PSU, so ayan din po, nasa ating screen. So, yan, pwede nyo tanggalin yung socket. So, pwede nyo rin gamitin kung ano lang yung gagamitin nyo na wire. So, talaga magkakaroon kayo ng magandang cable management. So, okay. So, balik na tayo dito sa ating G-Storm. So, dito, dalawa nag-comment sa atin. Ang comment sa atin is halos makipagtalo pa sa akin. Kaya, binura ko na lang yung kanyang comment. So, ang comment niya, bakit ko daw nilagay yung pan sa loob? So, ito is demo lang, ha? Bakit ko daw nilagay yung pan sa loob? Eh, may grill naman daw sa labas. Kahit wag na daw pakinabangan yung grill dito. Kasi pag nilagay mo nga naman yung pan dito sa harap, hindi mo na pakikinabangan yung grill dito sa gilid. Okay lang yon kasi may screen ka naman dito. So, okay, good. Sayang naman daw kasi yung pan o yung ganda ng RGB mo. Kung ilalagay ko daw sa loob, dito makikita. Medyo hindi siya makikita yung ilaw kasi marami ng haharang. Pero ang hinabol ko rin is katulad kanina doon sa isa nating case. So ang hinabol natin dito is performance at maalagaan yung loob.
So gumagamit tayo dito ng A8-7600, so quad core. So mabilis din mag-init yan. So bakit ko daw nilagay sa loob? So okay, so ito na tayo. So una, gawin natin buksan natin. Isa-isayin lang natin kung tama ba ako, tama ba sila. So ito po sa aking opinion lang. At kayo na rin yung bahala. So i-comment nyo na lang po kung may mali po talaga o may tama. So kayo na yung bahala. So gagamit lang natin neto para tanggalin lang natin tong cover. So dito naman dahan-dahan lang. Basta sure lang kayo na isa-isayin nyo lang siya. Madali naman tanggalin yan. Huwag nyo lang pepperasahin yung isang side at baka maputol nyo yung pin. Kasi may pin yan, yung pinaka-lock niya. So ayan. So medyo madumi. So pasensya na. So punasan natin ng konti. Madumi. Hindi ko kasi masyado napaghandaan yung lilinisin natin. So pansinin natin unang-una. Ito. Tama naman yung iba, pag nilagay mo yung pan dito sa harap, makikita yung ilaw. Okay, good, makikita. Kahit wag mo nang gamitin yung grill dito para humigop ng hangin. Okay, dahil meron namang grill sa harap. So, okay na yun. So, sa side ko naman. So, bakit kailangan ilagay yung pan sa loob? Yun ba yung tamang proseso kung paano paglalagay ng pan? Tama ba yung ginawa ko? So, isa-isayin po natin. Step by step lang. Sa akin, ang hinabol ko, performance. Hindi ko po hinabol yung ganda ng pan dahil gusto ko maingatan yung ating unit. O, ayan. Gusto ko pong maingatan yung ating unit. So, doon naman tayo sa pagkakagawa naman ng case. Kung tama po ba o mali. So, una, makikita nyo po yung tornilyuhan dito. So, ayan. Kita naman siguro sa screen. Ang tornilyuhan dito, 10 na kalubog. Sa harap. So, ibig sabihin, kung sa harap siya nakalubog, ibig sabihin ang tornilyo dito manggagaling sa labas. So, it means na yung ating pan is kailangan itornilyo sa loob. So, yan po yung sa side ko. Pangalawa, ang paghigop po ng ating pan is manggagaling po dito. Then, ang pagbuga is nandito po sa kabila. So, meron po siyang motor, ayan, at ito yung bracket ng motor. So, napapansin niyo po ba yung pinaka-grill? Sampu nakaangat yung grill. Sa loob po ba o sa labas? Ayan, yung design ng grill, sampu nakaangat. Di ba po dito, sa labas. So, kung ipapasok ko siyang ganun at itutornilyo mo siya, mapepwersa ng grill dahil nakaumbok siya, pepwersahin nyo itong ilubog. Ayan, ilulubog niya to. O kaya mabali niya yung bracket pag nilubog mo siya. Kasi ang purpose po kung bakit nakausbong tong grill na to is kung ilalagay mo yung pan sa loob, ang tendency, yung pinaka-LC niya, hindi tatama sa grill. So, opinion ko po yun. Kasi nakausbong siya dito sa labas. So, ibig sabihin, pag dito ko nilagay yung pan, maaring tamaan to, mayupi. So, nakausbong siya sa labas. So, ibig sabihin, dito ko siya ilalagay sa loob. Dahil ang design niya is para wag mong tamaan yung LC. Ito, yung pinaka-pan blade niya. Wag tamaan ito. Kaya, inusbong siya rito. At yung pinaka-tornilyuhan niya is nakalubog. So, ibig sabihin, dito mo siya itutornilyo sa loob. Para yung pinaka-design ng tornilyo is nakalubog at hindi halata. Then, ito namang pinaka-grill is nakaangat. So, sige, wag natin sundin yon. Sundin natin yung sinasabi nila sa comment na dito daw ilagay sa labas. So, hindi na natin magagamit yung grill dito sa gilid. So, ayan, yung grill na to, hindi na natin magagamit dahil matatakpan na ng side ng pan. At ang hihigop is ito na. So, okay lang kasi may grill. So, ngayon, kung dyan natin ilalagay sa harap, so, ang pasok ng hangin is konting-konti na lang, harang na harang. Alam nyo po kung bakit. Kasi tignan nyo yung design ng grill. Puro square type siya na makakapal. So, ibig sabihin, bago pumasok ang hangin nito papunta sa loob, is puro harang na inabot. Hindi na siya makakapasok ng maayos. Kasi ibubuga mo siya doon, tatama sa grill, di hihina. Eh kung susundin ko yung tamang structure ng pagkakagawa ng case na to, na nakalubog yung kanyang tornilyuhan, nakaangat yung pinaka-grill para wag tamaan ng pan blade, so kailangan ko siya ilagay sa loob. So kagandahan nito, pag humigop siya, may haharang ba? Wala naman, kasi screen to. Pag pahigop, walang haharang yan, dahihigop yan, hindi naman pabugo eh.
So okay lang kahit sabi mong square type yung grill niya rito at malalaki naman yung butas, hihigop talaga ng malakas na hangin yan. At sa pagbuga naman, so sa pagbuga naman niya, so ayan, makikita nyo, walang haharang sa kanya pag bumuga siya papunta rito sa loob. Lalo na kung dalawa na yung panyo. So, hihigop siya rito sa gilid ng inyong grill. Hihigop niya dito sa harap at ibubuga niya ng maayos sa loob nang wala man lang humaharang. So, yan po yung ibig kong sabihin na sa paggamit po ng inyong pan, wala po talagang tamang basihan kung susundin ba natin yung pinagbilhan natin kasi kalimitan niya yun. Pag bumili tayo, kinakabit na nila. Sila na nagkakabit. Pero tama ba naman yung performance? So, mismong kayo na mismo na nagbibuild ng PC o kayo na mismong may-ari ng PC, kayo na po ang magde-decide kung tama ba kung sa harap ko ilalagay, ano kaya magiging airflow. So, gamit kayo ng papel. Yung papel, isa. So, kabit mo yung pan sa harap. Tapatan mo ng papel kung malakas ba yung hangin o hindi. Malalaman mo naman yun kung kakampay-kampay ng malakas eh. Pag hindi at mahina, i-check mo yung pan. Huwag mo muna ikabit. I-check mo, isalpak mo kung malakas ba yung hangin niya. Kasi doon ang hina eh. O dito malakas naman eh. Ibig sabihin, may problema sa pagkakabit mo sa loob. So, ibig sabihin, baka hindi siya dinesign na ilagay sa harap at pwede mo pala siyang ilagay sa loob, di ba? So, yan po yung mga dahilan kung bakit po ginawa ko tong video na to. Dahil nga po dun sa mga ibang nag-comment, tapos binura ko na rin yung dalawang nagko-comment dahil masyado kasi silang magaling. At ang gusto ko lang naman is maingatan yung unit at yung performance is gumanda. So, ang ginawa ko, sa loob ko siya ikinabit. Dahil alam kong yan ang tama eh. Ayan, sa pagkakagawa naman, so kita naman ninyo kung tama ba. Siyempre, hindi ka naman pwede maglagay ng pan dito dahil nakausbong yung grill. So, alam natin tatama. At nakalubog yung tornilyo. So, pag hinikpitan mo yan, pepersahin niyang ilubog tong brace na to, maidikit mo lang dito. So, pwede pang magkaroon ng crack o madamage nyo pa yung pan. At hindi rin maganda performance dahil tatama siya sa grill. Mas maganda na yun dito mo sa kabila, hihigop naman niya sa dami ng butas na yun, malakas yung hangin na ipapasok niya sa loob. So, yan po yung tutorial natin for today. So, pag kayo po is nag-assemble o bibili ng pan, so, nasa sa inyo na po kung ano po yung magandang performance sa airflow ng inyong unit. So, kayo na po ang magde-decide yan. So, yung iba, bibilan nyo, kakabit lang nila. Wala na ho silang pakialam doon kung masira yung unit nyo o masunog yun. Basta maikabit lang nila yung binili nyo, okay na yon. So, sa inyo naman na may-ari ng mga unit. So, ayan, kabit na natin. So, nasa sa inyo po, i-monitor nyo kung tama ba yung pagkakalagay o hindi. So, okay. So, ito po si Law Detective. So, kung nagustuhan nyo po yung ating video for today sa ating tutorial about sa paano po magkabit ng pan o tamang pagkakabit, is wala pong magandang kasagutan kundi nasa sa inyo po yon kung ano po yung magandang performance. So, maraming salamat po. Sana po nagustuhan nyo yung ating video for today. So, thank you.